Hello! Good evening po sa inyong lahat. Magandang gabi. Kumusta na po kayo, mga mommies and mga daddies? Maraming salamat po for joining us again. Today, meron po tayong special na topic dahil tayo po ay nagse-celebrate ng National Breastfeeding Month. So, we are actually going to talk about the importance of what we call yung liquid gold, which is yung breast milk. So, I'm sure yung mga moms na nanonood ngayon, even mga daddies, yung mga parents, and yung mga syempre, mga lolo at lola who's also watching right now, I'm sure you have a lot of questions. In fact, nung pinost ko nga po ito, kaninang madaling araw, accidentally na-post ko madaling araw, no? So, ang dami na kagad nagtanong and actually na-compile natin siya. And we are fortunate kasi alam nyo ba na today, meron po tayong special guest. So, once again, ako nga pala si Dr. Katrina Florcruz. I am a pediatrician and I give free health tips to the public. And we invite special people who are knowledgeable, mga experts pagdating sa mga topics sa pag-uusapan natin. And kasama natin ngayon, isa po siyang pediatrician, isa rin po siyang breastfeeding expert, isa po siyang board-certified lactation consultant mula sa The Medical City. Everyone, please let us welcome Dr. Diane Fabellon. Hello, Doctora. Good evening. Good evening. Good evening, Dr. Trina. Okay. Alam mo, ang daming nanonood sa atin ngayon kasi yung mga followers ko hindi lang nasa Philippines. They're also in other countries like Hong Kong, wow. Singapore. Meron tayong mga friends mula sa Middle East watching. And those sa, I think even sa US, tsaka in parts of Europe, may mga nanonood din. So hello po, magandang umaga ba or madaling araw? Kung nasa naman po kayo. Yan, Dok. Wow. So, for accepting your invitation. Anytime. Oo, so napaka-importante kasi ng topic natin ngayon, especially now na it's National Breastfeeding Awareness Month, right? So, bakit nga ba important ang breastfeeding at ang breast milk? Ano ba yung importance niyan? Actually, Doc, ang dami niyang parang benefits or importance, parang halos nagkakahalo na siya. So, it's important both, hindi lang dun sa bata, important din siya sa nanay, and for the community as well. So, syempre important siya sa mga bata kasi we know naman that if you're breastfeeding, decrease yung risk ng infections ng mga bata. So, yung incidence ng ear infections, respiratory infections like ubo, sipon, pulmonya, pagtatae are all decreased. So, as pediatricians, importante sa atin yan. Also, decrease din yung risk ng obesity, yung asthma, allergies. So, very important din. And I think gustong-gusto ng mga parents yung increase IQ kasi mas patalino yung mga anak. So, yan natural na pampatalino ang breast milk pala, Doc, no? Yes. Kaya maganda talaga siya. So sa mga moms naman, like din ang mga moms ang breastfeeding kasi sa kanila may nakukuha din silang benefits after nilang manganak, yung incidence ng postpartum bleeding or bleeding na mas mababa. Mas mabilis na lumiliit yung tiyan kasi yung uterus nila mas mabilis na lumiliit. So weight loss din. So mas mabilis kang mag-return sa recover sila sa sa pag weight gain mula sa uterus nila. So kaya important 'yon, tsaka gustong-gusto ng benefits ng mga moms. And pag naman tumanda sila, if they breastfed their children, decrease din yung risk na magkaroon sila ng cancers, like cervical cancer, ovarian cancer, and yung osteoporosis din, decrease din yung risk kapag tanda. So in other words, Doc, no, mga mommies, yung pagbe-breastfeed nyo, hindi lang ang benefits niyan sa inyo ngayon. Even sa future, sabi nga ni Dr. Diane, it can help prevent yung future incidence nyo or risk of certain kinds of cancer. So, talagang good choice talaga na magbe-breastfeed. Now, na-mention mo, Doc, yung sa community, paano ba nakakatulong din sa community ang breastfeeding? Sa community naman, yung breastfeeding kasi would result to, syempre hindi lagi nagkakasakit yung mga bata, so decrease healthcare costs. So hindi kasi sila laging na-hospital. Savings din economy wise.
Okay. Kasi sa si Daddy gusto to. Yes. Kasi decrease grocery cost. So, yes. Syempre, hindi sila bibili ng formula. So, makakatipid sila. Since hindi lagi nagkakasakit yung mga parents, mas nagiging productive sila kasi less absenteeism from work, more time spent for the family. And since hindi natin siya kailangan i-produce commercially, it's more environmentally friendly. Yes. Tsaka it's readily available. Yun nga yung... Yes. Gagano mo lang nandyan na. So, hindi yung parang nakula. Ang bawa, naubusan ng gata sa madaling araw. Hindi na maghahagilap si daddy na maghanap ng 24 hours na store para bumili. So, para bumili. Oo, marami talaga. Tsaka yung tipid kasi, ano siya eh, parang kumbaga, it's a free gift. Sabi ko nga, it's a free gift from God na talagang sadyang ginawa niya ang katawan ng babae na mag-produce ng isang napakagandang produkto, which is yung breast milk. It's natural, readily available. And Dr. Diane already mentioned, napakaraming health benefits, not just for the child, but also for the mom. Yan. So, yes. So, Doc, can you share with us, especially for first-time moms or those who are planning to parang to get pregnant and eventually breastfeed, can you share with us maybe 5 tips for successful breastfeeding? Siguro yung ano unang-unang tip na siguro pwede ko ma-share is after mapanganak or manganak, so breastfeeding should start immediately after birth or after the baby is born. So kasi, di ba meron tayong tinatawag na unang yakap, yung program ng Department of Health, and yung mga hospitals are all mother-baby friendly. So para mapapa skin to skin at mapapalatch ka agad yung bata immediately after birth. Kasi may studies na kapag ginawa natin to, talagang nag-i-increase talaga yung likelihood na maging successful talaga yung mommy sa breast na magpa-breastfeed. Mm-hmm. Also, I think very important din na siguro before ka manganak, kung pwede umattend ng mga breastfeeding classes, ang daming libre ngayon online. Mm-hmm. Kasi para magkaroon ka ng right mindset at alam mo kung ano yung mga kailangan mong expect mm-hmm. na mga bagay pagka manganak ka, tsaka yung mga kailangan mong gawin para maging successful ka. Mm-hmm. So, doon na papasok yung kailangan gamitin mo yung tamang technique sa pagpapadede. Mm-hmm. So, kaya, ina-advocate ko na second, kailangan sila umattend ng breastfeeding class. Pangatlo, gamitin nila yung mga napag-aralan nilang mga techniques. Kasi, yung madaming mga iba't ibang breastfeeding positions, tapos yung tamang pag-latch. So doon matututunan nilang lahat 'yon para pag nandiyan na si baby, mas madali nilang ma-apply. Iba kasi yung doon pa lang mangyayari, doon mo pa lang aaralin lahat. So at least meron ka ng konting background. So kailangan paghandaan pa rin po talaga siya mentally. Kumbaga, it's like a decision and then you take action to educate yourself. Kasi while sabi nga natin, breastfeeding is something that can happen naturally, it's also something na may mga certain things din na kailangan malaman, like yung na-mention ni Doc, mga techniques, yung kumbaga sa ano, troubleshooting na yan eh. Kasi pag nandiyan na si baby, paano ba yung tamang position ng pag-breastfeed, pag-burp? Yan. Uh-oh. So, tama Doc. So, that's the third, no, yung education. Very important ang education. Kasi ma-apply mo yan sa anak mo, tsaka sa mga future na anak din. So, ano yung next natin, Doc, for successful breastfeeding? Siguro additional tips are, nag-start ka na mag-exclusive breastfeeding, first 6 months, at least, it's highly recommended that you do exclusive breastfeeding. So, no other food aside from breast milk para yung supply mo ma-maintain at the same time, yung benefits ng breast milk ma-maximize din ng anak mo. And yung next is, you feed as frequently as needed. So, kung may makikita ka ng hunger cues sa bata, bigyan na kaagad ng, or ipalatch na kaagad para ma-stimulate yung milk production mo, at saka hindi yung hunger ng baby ma-satisfy din natin kaagad. Yes. Doc, may tatanong ako, Doc Diane. Ano ba yung mga sinasabing hunger cues or parang mga signal kay mommy na magsasabing gutom na si baby? Gutom na si baby. Usually, parang, actually, parang, ginaclassify pa nga namin yung hunger cues sa parang
early, middle, may mga ganun pa. Early, middle, and parang late na hunger cues. Pero basically, yung early feeding cues, yung sinasabi pa lang ni baby na gutom na ako, pag nakahiga, malikot na, parang may hinahanap, makikita mo yung mouth nag-open and close. Tapos parang nagte-turn yung head. Hinahanap na niya yung gatas. Pag talagang gutom na siya, kung nakikita mo na dinidede na niya yung kamay niya, tapos maghahanap na siya ng pagkain. Kapag namumula na, umiyak na, galit na, late na yon. So, dapat ang goal natin, i-ma-recognize natin yung mga early cues para hindi ka na umabot dun sa yung late. Kasi mas mahirap na actually magpa-dede, alam ng mga mami yan, kapag galit na yung bata. So, dapat simula pa lang. Mapa-dede. Oo, so thank you so much. So, yung pala kailangan ma-recognize natin, kasi kumbaga mag-best friend kayong mag-mommy eh. So, kailangan talagang, kaya nga alam mo, sabi nga na Doc Diane, isa pang benefit talaga ng breastfeeding, yung nag-i-increase yung bonding ni mommy tsaka ni baby, kasi you get to know each other, nakikilala mo yung mga, kumbaga, yung temper ba? Temper, yes. So, it enhances yung bonding ng mag-mommy, di ba? So, yes. Alam mo, may na-mention ka about yung non-separation, yung pagkatapos mga anak. So, yun nga yung unang yakap. Kasi, Doc, tanong ko lang kasi meron dito si Ma'am Mary Joy Halasan, no? Tinanong niya, hindi daw siya nakapag-unang yakap nung nanganak. So, paano ba yun? May chance pa ba niyang masana yung baby niya na mag-latch directly sa kanya? Kasi may tendency nga naman yung iba, nagpa-pump na lang sila kasi hindi na sana. Is that possible? Yes, oo. You can parang still mimic yung parang yung unang yakap kasi is to get the skin to skin. So you can still mimic. Pwede mo pa rin siyang gayahin eventually pag nasa bahay na kayo, ganun pa din. So barin mo pa rin si baby, diaper na lang siguro yung matira. Tapos ilagay mo na lang siya dito. Oo, okay. So parang gagayahin nila then, yung unang yakap sa bahay. So kasi the more that you do that, the more that you will increase yung bonding, it will stimulate yung hormone production mo para maging mas successful ka sa breastfeeding. Sometimes pag nakaganyan sila ng matagal, kusa nilang hinahanap yung boobs. So parang instinct talaga pala ni baby yon na yes. Talaga. Alam mo, nakita ko yan eh. Share ko lang po sa inyo, no? Kasi kaming mga pediatrician kami ni Doc Diane, no? Pag nagka-catch ng baby, pag nanganganak, di ba nakikita natin yan, automatic yung baby hahanap, somehow, hinahanap niya talaga yung yung breast ni mommy. Yung breast, yes. So, may instinct po. So, wag po kayong mawala ng pag-asa kung halimbawa, hindi po kayo nakapag unang yakap. Sabi nga ni Doc Diane, pwede pa pala sa bahay gawin yan. Paano naman to, Doc? Alam mo, may mga nabasa rin kasi akong mga kasabihan, mga myths about breastfeeding. I think medyo marami tayo dito sa Pilipinas eh. So, this is a chance to clarify. Like, una, totoo ba na masamang mag-breastfeeding kapag pagod si mommy? Actually, hindi naman. Otherwise, wala na nakapag-breastfeed, di ba? Hindi. Lahat tayo pagod. Lahat tayo pagod. So, hindi, no. You can still breastfeed even if medyo pagod ka pa din. Siguro, if you just find parang a quiet place, yung isang tahimik na lugar para magpa-breastfeed, para kayong dalawa ni baby ma-relax din. Oo. Yan. So, wala... okay lang naman na kung medyo pagod si mommy, we understand, you can take a rest, pero pwede niyo namang i-latch si baby as long as Doc, medyo kasi yung iba na ko conscious eh, pagka daw ba maliit ang mga breast, ang suso ni mommy, ibig sabihin ba nun, mahina ang gatas niya na maproproduce? Oo, actually wala naman siya sa laki, doctrina. Okay lang, no? Sometimes, yung breast kasi natin is made up of fats and parang breast, yung glands na nagpo-produce ng breast milk. So, it doesn't mean na pag maliit yung dede mo, kaunti lang yung glands na yon. So, pwede ka pa rin mag-produce ng same amount ng milk dun sa
ibang babae na mas malaki yung boobs kesa sa iyo na maliit. So wala siya sa size. Yeah. Wala, so, wala naman sa size. Yeah, we're all women, we all have the same hormones and kumbaga we are all capable of producing milk whether flat or ano yan, medyo mas malusog po ang ano no ang breast. Siguro on a similar ano naman may isa namang nagsabi na dapat ba talaga na pagka nag-breastfeed ka sa right, kailangan pati yung left para balanse daw yung ano, yung supply or yung paglabas ng gatas ng milk. Oo. Ini-encourage namin yun na like after yung dun sa isang breast, kung transfer mo si baby dun sa kabilang breast para madami yung makuha niya para ma-maximize yung supply. Kasi lalo na early dun sa breastfeeding, gusto natin na i-empty yung breast every time nag-feed. So, kung mapapa-breastfeed mo siya both sides, ma-empty mo pareha. So, mas ma-increase yung stimulation. So, eventually, mas dami yung gatas ni mommy. Yes. So talagang ang kailangan talaga is ma-empty yung breast para ma-stimulate yung katawan natin na sabihin na kailangan na palang mag-produce ng supply ulit. Kasi nga automatically created the human body na matalino yan eh. Pag nakita niyang wala ng supply, mag-produce yan. That's why sabi nga nito, as much as possible, empty both breasts. Yan. Yeah. Doc, ito, actually may mga ibang questions dito. These are from some followers but I believe this is also something na tinatanong ng mga magulang, no? Meron kasing iba, halimbawa nagbe-breastfeeding sila, kailangan nilang uminom ng gamot. So for example, si mommy biglang nilagnat, kailangan uminom ng paracetamol, or inubo, kailangan uminom ng mga gamot para sa ubo at sipon. So, ano ba yung usual rule kung pwede pa ba siyang uminom ng gamot? Lalabas ba yung gamot sa breast milk? Bawal na ba? Ganon. Actually, there are very few contraindications ng mga gamot sa breastfeeding. Of course, kahit naman ano na tinitake natin, whether it's food, it's medicine, meron pa rin kaunting napupunta sa breast milk. But yung mga studies naman na ginawa with regards to medicine and breastfeeding, almost all ng mga common na ginagamit natin, safe naman for breastfeeding. Like for example, mga cough and cold medicine, paracetamol, pain medications are usually safe naman po for breastfeeding. If you're not sure, you can ask your doctor. Pero most po are safe. Except for, syempre, yung mga illicit drugs. Yes. Syempre, yun, may pwede. Tsaka yung mga antibiotics, no? Meron din silang mga antibiotics na hindi pwede sa breastfeeding. So, that's why it's important not to take or self-medicate yung mga, lalo na yung mga antibiotics. Oo. Kung hindi naman kailangan, wag. Oo. Pero may mga antibiotics din, Doc, na pwede naman sa mga nagbe-breastfeeding. Yes. Oo. Yes. Marami naman ding mga antibiotics na pwede sa breastfeeding. So, they just have to, pag kailangan mo ng antibiotic, you just have to tell your doctor, Doc, nagbe-breastfeed po ako. Para at least yung ipe-prescribe sa'yo, yung pwede sa breastfeeding. Yes. Okay. So, how about ito? May isang nagtanong din kasi, pwede daw ba ang mga nagbe-breastfeeding mag-take ng mga multivitamins? Like the over-the-counter vitamins? Yes. Oo, pwede sila mag-take ng para mga multivitamins, vitamin C, vitamin D. Okay lang na hindi naman siya parang contraindicated. So, go lang. How about milk? Would you recommend breastfeeding moms to also drink milk and of course, increase water intake para yung sinasabi na para mag-increase daw yung supply ng yung supply ng gata. Actually, yung sa recommendation kasi, kung talagang umiinom ka na naman ng milk, go. Yung with regards to yung amount ng fluid na tinitake, kung ano lang yung usual mong tinitake, hindi, or kung halawa nauuhaw ka, iinom ka, pero hindi yung, yung iba kasi may patients, may sometimes I encounter patients na nasa sobrahan naman. So, siguro parang balance lang. If na-feel mo na yung urge or yung uhaw,
You can drink water, drink yung kumain ng mga soups, or if you want to drink milk, okay lang. So tamang diet lang talaga na healthy para sa mga. Na healthy, oo, yes. Bawal ba ang coffee sa ano? Tsaka mga alcoholic drink like yung mga wine, yung mga umiinom ng beer na mga moms. Lagi ko nakukuha yung ano, yung anong question na yan. Especially dun sa mga coffee lovers, no? Actually, pwede ka naman. Hindi pa katapusan. Pwede kang uminom ng kape kahit nagbe-breastfeed ka na. Pero siguro, limit na lang natin yung amount ng caffeine na ini-intake mo. Siguro, up to, madami nga eh. You can consume sa isang araw, 2 to 3 cups. Pwede. So, yung mga tea, mga ganun din, mga 3 to 4 cups. So, generally considered safe naman yun. Yung alcohol, actually, pwede din, in moderation lang din. Yung, of course, sa akin, pag tinanong, yung not drinking alcohol is still the safest option. Yes, of course. Siyempre, oo. Pero, siguro, if hindi talaga maiiwasan, maybe one drink, is parang enough. Tama na siguro yun. Meron din mga bag, meron ako nakikita sa market, but they're usually more common in Western countries. Kasi diba, sa Europe, yung mahilig silang mag-uminom eh. So, meron silang mga strips. Strips sila. Kasi check kung may alcohol pa yung breast milk. Tapos siyempre. Pero siyempre, kung payang iwasan mag-alcohol, iwasan na lang muna natin. Para hindi na kayo ma-stress. So. Oo. Alam mo, Doc, yung isang maraming tanong dito is all about yung sa milk supply. So, siguro una, meron bang pwedeng inumin, kainin, para magpadagdag talaga ng milk supply? Actually, kung ang pagbabasihan is yung parang yung tinatawag na parang, kasi syempre as doctors, we always go by yung evidence. So, evidence-based kasi, wala pa kasing lumalabas na single medicine or single supplement that will give or boost yung breast milk supply for everyone. Usually, maraming mga breast milk supplements na available sa market and different herbs, pills, and food. Iba-iba din ang effect sa mga mommies. So, some mommies would swear na ito talaga pag ininom ko, sobrang nag-increase talaga doctrina yung. Yung iba naman, bakit sa akin walang effect? So, iba-iba. Pero, iba-iba pa din. Pero, yung consistent na proven na nakakapag-increase is yung increased emptying. So, supply and demand. Babalik tayo dun sa supply and demand. So, the more that you empty your breast, the more your brain will stimulate milk production. So, dun pa rin yung balik. Dun pa rin tayong babalik. So, hindi naman masama po na kung gusto nyo mag-prepare, like yung mga malunggay, di ba? We encourage natin yung mga malunggay, iinom ng mga shellfish, o kaya marami dyan, like, maraming food na they say can increase, yung iinom ng soup, yan. So, barley, mga barley, tsaka, so it wouldn't hurt, but as Doc mentioned na, iba-iba pa rin syempre yung expectation, just set expectation na, syempre the result can vary, and we have to remember that the body produces milk when it is ubus na. So, pag talagang yung emptying, kailangan frequent breastfeeding ang talagang magsistimulate ng paglabas ng gatas. May isang tanong dito, Doc. How about, for example, may ibang, parang, I think the common question is it possible na pag nagbe-breastfeed ka, pwedeng bigla na lang siyang quote-unquote matuyo or mag-stop? Kasi may ibang moms, they would stop breastfeeding, tas mawawala na. And another thing is, pwede pa bang ibalik yon kung biglang nawala na yung paggagatas nila? Pwede pa ba yun, lactation? Pag nag-stop ka mag-feed, since it's a supply and demand thing, so your body will say, so wala nang need, so I will stop producing more milk. Pero, magkaroon ulit ng ma-recognize ulit ng katawan mo na meron ulit need
pwede pa rin siyang bumalik. Kaya yung tinatawag, yung na-mention mo kanina, Doctrina, na relactation, it's possible. So, kung halimbawa, nagbe-breastfeed ka, nahinto, tapos several weeks or months down the line, gusto mo na i-re-stimulate yung breast milk production mo, pwede. But it will take work, pero pwede. We sometimes do it sa mga adapt, nag-a-adapt. Okay. So, na pwede din namin silang tulungan. But again, it will take parang work din. Pero pwede. So, kailangan talaga ng expert dito. So, kailangan po kung kayo po ay gusto nyong mag, medyo na humihina yung milk supply. Again, breastfeeding as frequent as possible. But of course, nandiyan ang mga tulad ni Dr. Diane, mga lactation consultant who can help you with the proper techniques. Medyo mahabang diskusyonan po yan. And of course, kailangan talaga ng practical ano yan eh, na instructions talaga. And tutok talaga. It takes time. Yan. So, yes. you have to consult mga lactation experts in order to do that. Yeah. So, Doc, okay lang ba? May sasagutin lang tayong question. It's all about milk ducts, no? So, si Ma'am Miki, she's asking, what is the cure for clogged milk ducts? So, siguro yung clogged milk ducts, yung madalas kasi parang, kaya parang nagka-clog is either parang marami siyang supply, so hindi na-empty ng maayos, kaya parang naiipon siya. So, we usually advise yung moms, the first aid natin is warm compress para ma-soften yung area. And then, we can do parang milk expression, pwede kang mag-hand express, magpa-breastfeed or mag-pump to remove yung pressure. Kung talagang usually yung mga clog, yung mga sometimes when yung I'm sure makakita niya may parang puti-puti yung ano yung nipple niya, sometimes nawawala siya ng ano yung warm compress, or sometimes binababad yung breast sa warm water with salt. Tapos after noon, papasak mo si baby or magpapump ka para pag warm kasi, lumambot siya. So, pag in-express mo, hopefully, matanggal na yung bara. Ang galing nga. So, yung paling technique yun, start always with the warm compress. And then, tapos, pwedeng pagka, ano, isusoak, and then, ng saline solution, ano, and then, ipapasak kay baby para para matanggal. Ang galing, ha? Very practical tip, Dr. Diane. Thank you so much for the question. Ito, isa pang question. Bakit daw ba madalas na, actually, siguro observation nila madalas, no? So, ano ba yung dahilan? Bakit daw ba pag nagbe-breastfeed, may tendency na, like itong question ni Ma'am Jenjen, nagsispit si baby. So, may isang ang nag-question nga, naalala ko, itong si Sir Eric Lapitin. Sabi niya, nasasamid naman daw yung baby niya pag nagdedede. So, ano yung mga possible causes nito, Doc Diane? And how can we avoid this? Yung pinaka-common cause, yung laging nasasamid is sometimes yung tinatawag nating oversupply or forceful letdown. Ibig sabihin, ang gandang problema, di ba? Kasi, ang lakas. Ang gandang problema yun, maraming gatas. Oo, so, ang gandang problema kasi ang lakas nung flow, nung milk pababa. So, pag nagbe-baby si baby, parang nasasamid siya. So, what can we do to help? Pag nag-feed tayo, yung pinaka-common na feeding natin is yung cradle position, yung nakahiga si baby. Tapos, nandito yung breast. So, syempre, may gravity pa yun. So, lalong increase yung incidence ng samid. So, what you can do is do different breastfeeding. Try different breastfeeding position, like yung laid back position. So, nakahiga ka na ganyan. Si mommy naka-lean back sa bed or sa sofa. Tapos, si baby nandito sa taas. Okay. So, para medyo mas nare-regulate niya yung
Paglabas ng gatas. Paglabas ng gatas, oo. Oh. So, sana makatulong kay Sir Eris yun. Oh, ay, tama. Ma'am Eris, sorry. Yan, so, tama pa. Parang mag-try pala ng ibang position kasi eto ha, may isang misconception lang tayo na pag nag-iiba daw ng position, iiba yung lakas ng ano, ng flow ng gatas. Na pag ano, para bang tubig or yung sa river, 'di ba? Pag iba yung position, mas mahirap. So, hindi naman naapektuhan 'yan. So, it's more on the comfort of the baby. And I think we also need to we can also add there, Doc, yung importance of burping baby after feeding. Yeah. Oo. Yes, oo. Kasi syempre, di ba, pag nag-feed sila, even if hindi bote, kahit breast milk, may air pa din. So, tama ka, Dr. Katrina, kailangan talaga na ma-burp talaga sila ng maayos para yung excess air and uh-oh, excess milk, ma-i-burp nila out. Oo. Tsaka yung tamang latch, Doc, pwede bang reviewin natin? Ano nga ba yung dapat, dapat natandaan na tama ang latch ni baby? Kasi minsan, pag mali yung latch, hindi sapat yung makukuha niyang gatas, tapos ano din, kulang, ganyan. So, ano ba yung tamang kapit ba ni baby sa breast dapat ni mommy? Oo. So, usually, actually, yung patient ko before this, yun yung problem, no? Inadequate, okay. Konti daw yung milk supply niya. Tapos, nang tiningnan ko, ayun nga, so mababaw, shallow yung latch. So, hindi masyadong, pag mababaw yung latch, tama ka, Dok, hindi siya masyadong nakakakuha ng gatas. So, ang signs ng magandang latch is una, hindi siya masakit. So, it should be comfortable and pain-free. So, pangalawa, yung baka narinig na rin ng mga mommy to, yung baby and mommy should be chest-to-chest and tummy-to-tummy. So, talagang kung ako yung si baby, tas ito si mommy, palagang nakalapit talaga sila. So, and isang line lang yung head, yung shoulders, tsaka yung tummy pag nagbe-breast. Parang tayo, pag iniinom tayo, di ba, isang line lang. Yes. Pag ikaw, kung ako yung baby, tapos magpipid ako kay mommy, di ba mahirap kayong mag-swallow pag ganyan. So, dapat, naka-isang line lang talaga. So, okay. Yung chin should be touching the breast. Okay. Tapos yung mouth ni baby, talagang makikita mo, tawag namin parang fish mouth. Okay. So, nag-open siya wide around the breast. And usually yung lips niya parang naka-turn out. Hindi pa ganyan. Yung lips ni baby dapat palabas. Okay. Mm-hmm. So, yun yung proper position para masabi natin na maganda yung latch ni baby and mamamaximize niya yung pagkuha niya ng gatas mula kay mommy. Yan. So, tandaan niyo yan. Pwede niyong reviewin po itong video na to after. So, for those who just tuned in, we have already discussed so many things about breastfeeding. Huwag po kayong mag-alala kung hindi niyo po naabutin yung first part ng video kasi the Facebook Live will be still up after this and you can watch it again. So, Doc, ito may isang question eh. Actually, parang several na nga nag-question na bakit daw siya, yung nanotice niya yung exclusive breastfeeding siya, pero mukhang hindi daw tabain or hindi masyadong nag-gain ng weight yung anak niya. And I think I saw a number of questions also regarding weight gain for babies who are exclusive breastfeeding. So, totoo ba yun? May link ba na pag nag-breastfeed, hindi tataba or payat? Hindi tataba. Oo. Actually, talagang, if you compare, may studies na yan na ginawa sila sa ibang bansa. Kinompare nila, tinrack nila yung weight gain ng formula-fed versus breastfed babies. Mm-hmm. And they found out na first 3 months of life, mas mabilis talagang nag-gain ng weight si formula-fed baby. Pero, still, meron di ba tayong ano, di ba yung mga pediatrician, di ba, Trina, pag nag, meron, growth curve, di ba, pinaplot natin. May chart tayong sinusundan. May chart, yes. Also, yung mga breastfed babies, nandun pa rin naman sila sa normal growth curve. And okay, sabi dun sa studies, at 2 years of age, nagpapantay din sila. So, hindi naman ibig sabihin, hindi tabain, hindi healthy. Oo, tama yon. Kasi, una sa lahat, huwag niyo pong i-compare yung anak nyo sa ibang mga bata. Kasi, pwedeng sasabihin nyo, ay, chubby, cute yan, healthy yan. So, tandaan nyo, hindi dahil porke chubby po ang bata, cute, ibig sabihin healthy. Kasi baka mamaya, obese na pala. So, syempre, ang goal natin,
is to get the right weight. So, alam nyo, na-observe din namin ni Doc yan sa clinic. Pag nagpa-plot kami ng growth curve ng mga batang nagbe-breastfeed, actually, nasa normal naman siya. Maybe hindi siya yung expectation ng mga tao na yung gilit-gilit na taba. Gusto ng mga tao talagang namumutok sa taba yata. Pero syempre, alam nyo, gusto natin yung normal weight. And alam nyo, a lot of our patients, exactly yung sinabi ni Doc, nagka-catch up. Minsan, sasabi nyo, ang bagal naman. Bakit yung isa, biglang ang laki-laki na. So, huwag po tayong mag-compare. Kasi po, ang anak nyo po ay iba po sa anak ng inyong kaibigan, sa nakikita nyo sa social media. So, we have to learn to, you know, appreciate the child that we have. Kung meron po yung sariling rate, meron siyang, sabihin yung bilis ng paglaki, meron po siyang sariling, alam mo yun, parang characteristic. So, just be, pagka normal, walang problema. So, wag po kayong mabahala, oo, na dahil nakikita yung hindi kasing laki ng iba or hindi tabain. Kasi, common misconception, kailangan mataba para healthy ang baby. So, hindi po totoo yun, ha. Dapat nasa growth chart po. Tama si Doc. After 2 years, magka-catch up din yan. Hintayin nyo lang. Oo. Yan, Doc, may isang ang question pa pala dito ha, before we go, kasi medyo na tayo sa mga daming question. Pero may isa dito, sabi niya, kailan ba talaga dapat huminto ng pag-breastfeed or do we really have to stop? And the follow-up there is, yung isa, pabi niya, pag-pregnant ba, kailangan talagang mag-stop ng breastfeeding? So, yung sa first question is, yung sa recommendation is at least 6 months, sana minimum na makuha natin yung exclusive breastfeeding. After 6 months, it's important for parents na mag-introduce na ng ibang pagkain, yung tinatawag nating complementary food. Kasi 6 months and above, yung nutritional needs ng bata, hindi na kaya i-supply ng breast milk alone. Kailangan na nila ng kanin, ulam, fruits, and vegetables. How long, especially na yung pandemic, actually, I recommend, kung hindi nagsiselfing si baby, uh-huh, sa bahay lang naman kayo, uh-huh, go lang. Hindi, inbawa, pag 3 years old, pag 4 years old, stop na. If gusto niya pa rin na mag-continue na mag-breastfeed, wala namang masama. Kasi yung antibodies na makukuha niya from the breast milk is very important, especially at this time. Yes. So, hindi dahil nagtungtong na ng... May iba kasi parang may cut-off ba? Hindi naman siguro po. Basta exclusive breastfeeding na 6 months. Pero pag pregnant, Doc, pwede bang mag-stop ng mag-breastfeeding? Hindi. Pwede tuloy-tuloy. Pero you still have to consult your OB pa din for this. Kasi there are some parang medical conditions that you might have to stop yung breastfeeding while you're pregnant. Halimbawa, meron kang bleeding, meron kang contraction. So, you talk to your OB about it. Pero kung okay naman yung pregnancy, I've had some patients na hanggang nag-deliver, pa din, naka-breastfeed pa din, pwede naman. Oo. So, the bottom line talaga po is to consult your OB-GYN kasi sila po yung nakakaalam ng history nyo ng pagbubuntis. Yan. So, kung may mga iba kayong mga conditions, so, syempre, you have to take into consideration all of those things. Yes, agree. Doc, ito, napakadaming tanong mula kay Jane. Safe ba magpa-vaccine ang breastfeeding? Hindi po ba mahihinto yung milk? Another similar question si Ma'am Aline naman. Safe ba magpa-vaccine for lactating mom at may effect daw ba ito kay baby? So, it's more on the safety. Question is, pwede bang magpa-vaccine kung breastfeeding si mommy? Hindi ba niya mapaikaw ng milk supply? At may effect ba ito sa baby? So, napaka-relevant question po niyan, mga mommy. So, ano bang masasabi natin dito, Doc? Oo, so, napaka-important na question, especially at this time. Una, pwedeng magpa-COVID vaccine yung breastfeeding mom. Sabi sa DOH, actually, nag-release na sila ng list ng medicines, ng vaccines na pwede. Hindi lang...
mention ko na yung name, Doctrina. Yeah, sure. So, sinabi naman nila lahat, except for yung wala lang is yung Sputnik. Pero lahat, nilagay ng DOH na recommended na siya for breastfeeding. So, hindi lang Department of Health, pati yung CDC. So, lahat ng mga WHO also are recommending vaccine, COVID-19 vaccine for breastfeeding women. So, safe naman po siya. Mm-hmm. Next is, may effect ba siya sa supply? So mm-hmm. far, wala pa naman po nakikitang effect sa supply. So, wala tayong study doon. Pangatlong tanong is, yung kung napapas ba? Maapektuhan daw ba si baby nung COVID? Parang may bawa nagpapasa si mommy, oo, may mapapasa ba kay baby? Uh-oh. Or may effect ba to kay baby pag nag-breastfeed? So far, wala pang lumalabas na parang nag-COVID vaccine si mommy tapos meron side effect dun sa bata. Wala pa tayong reports na ganun. Pangalawa, ang merong reports is meron silang ginawa sa laboratory na sa ibang bansa to, I'm not sure if it's Canada or the US, but yung ginawa nila is, di ba yung mga nanay na nagbe-breastfeed, nagpabakuna ng COVID? And then they tinignan nila yung breast milk ng mga nanay kung yung antibody na na-produce ng nanay inandun ba. Nandun. So pwedeng mapasa yung antibody, hindi po virus ang mapapasa mga mami. Hindi, yung antibody. Yung antibody. Hindi namin natin baka mamaya matakot kaya ano ba yung napapasa yung antibody, yung panglaban sa sa virus. Yes, oo. So very important 'yun. So meron tayong laboratory evidence na yung antibody ng vaccine ay napapasa sa breast milk. So, parang yun na rin yung bakuna ng mga bata. Oo. So, meron din palang na dudulot talaga sa immunity ang breastfeed, ang yung mga moms tapos nagpo-breastfeeding. Yes, oo. Ako, Doc, napakadami ng, marami pang tanong actually, but I think that's the only time that we have now. So, alam niyo po, yung mga nagka-question po, i-type niyo lang po dyan and we'll try to answer them in the chat later. And for those who just tuned in again, you can still watch this video if you want to learn yung mga nasabi ni Doc. Kasi ang daming ang benefits ng breastfeeding, ano ba yung mga gagawin for some situation. So, marami po tayong nasagot ng mga tanong and we are thankful for Doc Diane for the opportunity to guest today. Yeah. Doc, ano po thank you din. Message mo sa mga moms na nanonood ngayon, those who are breastfeeding, planning to breastfeed, and of course, dads and the family supporting breastfeeding moms. Siguro parang yung misconception lang kasi ng iba na parang breastfeeding is easy. Hindi kasi. So yung reality is it's not easy. It's time consuming. It's hard work. And saludo ako dun sa mga moms na nag-decide na mag-breastfeeding at yung mga partners and family nila na tinutulungan din yung mga mami kasi hindi nila yung kakayanin ng sila lang. So kailangan nila ng support ng buong pamilya. So saludo ako dun sa families na nagde-decide na mag-start at mag-continue ng breastfeeding. Then, thank you din, Doctrina, kasi at least binigyan mo ako ng opportunity to address yung mga concerns nila. No? Oo. Of course, anytime, Doc, kasi alam mo, yung mga moms talaga ngayon, they're very interested about breastfeeding. And I think it's a good thing because sabi nga natin, ang daming benefits ng breastfeeding sa mommy, kay baby, sa buong community. So, I think what I want to say sa mga moms na nanood ngayon, of course, we thank you for going through that breastfeeding journey, but we have to remember, number two, it's a journey. So, ang journey mo bilang mom in your breastfeeding life is different sa ibang mom. So, wag po kayong masyadong masa-stress, magko-compare, kung halimbawa bakit siya parang madaling mag-breastfeed. You know, the journey of one mom is different from the other. Even your babies are different from the baby of the other mom. So, we thank you for breastfeeding, for going through this journey, and sana yung suporta din ng community sa mga moms. So, thank you sa mga dads, sa mga grandparents, and everyone helping moms who are breastfeeding. So, because definitely, this is not just going to benefit the moms, but the children's health, and of course, the whole family. So, maraming salamat po for tuning in. Thank you, Doc Diane. Thank you so much po for tuning in. So, next time po, watch out for our next live videos. Maraming salamat. Mag-iingat po kayong lahat. And have a good evening po. Thank you.